Walong universidad, pinag-isa ng adhikain at pangarap. Ang ipakita ang kausayan sa akademya at ipamalas ang galing sa sports. Ito ang Universidad! Matapang at walang inaatrasan. Ganyan ang mga Bulldogs. At ngayon, ito naman ang ating bibisitahin. Mas alamin pa natin ang kanilang kasaysayan at mas kilalanin pa natin ang National Alliance. Welcome to National University! Magandang araw mga kapamilya, magandang araw, Binibini. Ciao ban. Ano? Ciao ban. Pero alam niyo, nito tayo ngayon para libutin ang campus ng National U. At kung may tour, syempre dapat may kasama. Este, tour guide. Kaya naman inibitahan namin ang champion Lady Bulldog para samahan kami maglibot sa NU. And speaking of which, na-recruit ko lang naman ang 3-time UAAP tennis champion and 2-time MVP ang pride ng National University, the one and only Idol Patrimonio! Hi, Tim! Hi, guys! Long time. Sobrang idol ko to. Idol ko to sa Welcome tennis court. Welcome to National University. Well, ako hindi lang sa tennis court. Pero sa loob ng bahay ni Kuya. Naging housemate din si Tim. Pero Tim, seryosong usapan. Siguro kung meron kang isang lugar na gustong ipakita sa amin ni Robby dito sa NU, ano yun? I think yung entrance namin. Kasi I think kami lang meron yun. Ready na ba kayo? Okay, ready sir, na, ready. Oh, ready ka na ba? Let's go! Rar, di ba? Rar! Matatagpuan sa Sampaloc, Manila ang National University, ang unang private non-sectarian at co-educational institution sa Pilipinas. Ito ba yung entrance? Yes. Elevator, bungad pa lang, no? Escalator! Ito yung escalator pala, hindi pala elevator. Escalator. Try nga natin. Subukan nga natin. Bago to, ah. Pagkakit mo, agad-agad na makikita mo, mga offices. Yes, ito yung lobby. Dito yung papasok ng mga students and palabas. Tapos, minsan dito nakikita yung mga, lover. Lobby nga. Sabi ko sa'yo, lobby. Kaya nga lobby. May lobby dogs. Pag-enrollment, sobrang puno talaga mga dito. May napansin akong parang statue dito eh. Ito ang bus ng founder ng NU, si Don Mariano Hoxon. So paano ba nagsimula ang NU? So noong August 1, 1900, si Don Mariano Hoxon founded Colegio Filipino sa Quiapo. And then after 5 years, they offered business courses. Tapos they named Colegio Mercantil. Mercantil? So from Mercantil. Colegio Filipino sa Quiapo, naging Colegio Mercantil. Yes. Parang naman siya
naging national university? So, nung 1916, yung school namin actually is named National Academy. Tapos, nung 1921, dun naging national university. Ang tagal na pala ng national university, yes. No? National University was founded by my grandfather, Mariano F. Hoxson, in the year 1900. He felt that putting up a school for the less privileged would help the youth in getting the education they most needed. Because at the time, in the 1900s, it was expensive to go to a religious school. We went on with developments. There were certain concerns that made NU well known in the field of engineering, architecture, and dentistry. And recently, because of the need to expand, the family decided to partner with a big multinational conglomerate, which is the SM family, the SM group of companies. By then, we started to grow and progress in a time frame which accelerated our progress. So from 1921 hanggang 2016, sigurado ko punong-puno yung history, kultura, at championships yung laman ng National University. Pero ngayon, parang gusto kong punuin yung sand ko eh. Gutom na talaga ako. Dikit mo yun, ha? Oo naman. Ayun, no? Parang may naamoy ako eh. Oo. Punta tayo sa? Cafeteria. Sa UN cafeteria kami dinala ni Tin. Lunchtime na! Dagsaan ang mga bulldogs sa lugar. Woohoo! Eating time! Oh, malamig ha? What's up guys? Hi! Hello! Hi! 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 Oh my God! Oh my gosh! Oh my gosh! Pare, masa? Napakasipag ng mga taga-NU. Oo. Oh, oh. Robby, napakasipag ng mga taga-NU eh. Nag-aaral pa. Ano ba yung mga masarap kainin dito? Actually, dito yung mga athletes kumukuha ng meals dito nila. Dito sa prime place, yes, or sa lahat? Yes, we have breakfast, lunch, and dinner. Masarap na, mura pa ang mga pagkain. Mahaba naman ang listahan ng mga pagpipili ang kombinasyon. Hello, ate! Hello! Kamusta kayo? Ayan. Ano bang specialty ng prime plate? Para sa'yo? Favorite thing, sisig nila eh. Ah, oo. Oh. Yung, paano sabihin? Sisig. 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 Thank you. Parang ngayon gusto makibanti ka sa may mga susyante. Gusto mo doon? Pwede ba kaming makiupo? Sorry, bro. Hey, so bro. Okay. Nakisalo pa kami sa mga bulldogs. Hi guys, hello. Masayang hangout lang. Hey! Sa cafeteria, naka-display din ang school pride na mga championship trophies sa UAAP. Dito rin sa cafeteria, meron tayong mahahanap na napaka-espesyal na corner. So dito nakita natin lahat ng awards ng NU sa UAAP. So itong 2013 ang kauna-unahan na lawn tennis na nakuha mo para sa NU. Ayun, no, lawn, ito pa. Ito men's, ito women's. Next up, ang St. Pedro Calungsod Chapel. Naabutan pa namin ang rehearsal ng National University Choir. Ngayon ko practice pa. Nakaka-soothe. Oo. Nang pakiramdam. Parang ako nakikinig sa mga anghel eh. Sa labas eh, medyo stressful. Pero ito. Dito, biglang nag-iiba. Diba? Para mahanap mo yung sarili mo rin dito.
ba si Robby? Nakijamming pa. Hey guys. Hello. Susunod sa University Town. So yung mga binibigay nilang services dito for the public to libre. So ang galing. Nakakapagod na sila. Oo, hindi lang sila nag-aaral, hindi lang nila ina-apply yung napag-aralan nila, natutulungan pa nila yung iba sa mga kapamilya natin. Tutok lang kapamilya. So, nandito tayo ngayon sa National University Kiosk. Pero, teka, saan yung dalawa? Lupit. Malupit pala itong ano, NU. Very high-tech. Tsaka, ang daming magaganda at mga tatalino sudyate. Oh. What's up, guys? Robby, ang ganda. Sino to? Ganda nga yan, to be fair. Ah. Kamukha mo, no? Sino ba yan? Pero kasi kanina pa kami ni Grish nagtataka kung bakit ganun yung seal ng NU. Yung official seal of NU, yung woman sa gitna means motherhood. Mm-hmm. Tapos yung backdrop is the Filipino flag. Okay. Tapos yung yung surroundings ng woman is the symbols of arts, sciences, letters, and technical professions. Balita ko marami din graduate dito na kilalang kilala, yes, sa Pilipinas. Ito nga, yes, may makakasama tayo ngayong hapong ito. Talagang privilege tayo to have his presence. Teka, sunduin ko lang. Ba, meron pa? Balita special ko, ikaw lang. Natin. Ikaw lang kasama namin ngayon. Special guest natin. May dumaan. Oo. Meet Riley. Ah, si Bobby Boy. Next NBA superstar. Yes! Palapakan po natin, Ray Parks. Talaga nga, nag-stop muna siya sa training niya para samahan tayo ngayong hapong ito. So, kamustahin natin, Ray, kamusta ka? I'm fine. I'm fine, boy. How are you doing? Labo mo. Labo mo. But talking about personalities, of course, you got Ray Parks. Sino pa ba? Si Daniel Defonso. Oh, ay, din ko din yun. Yes, si Troy Rosario. Mm-hmm. Na nasa Guinness, Pilipinas ngayon. Bakit Bulldogs ba ang tawag sa nationalistas? Bulldogs meaning, yung meaning niyan is strength and determination. Paano ba yung sound ng Bulldog? Paano ba? Sige nga din. Paano ba ang tapang na kahol ng isang Bulldog? Paano? Matindi ah. Next stop naman ang isa sa mga ipinagmamalaki ng NU, ang kanilang College of Dentistry. School of Dentistry. Yes. Oo. Bisa sabi ka kanina eh. Ano ito siya? Yung heritage landmark ng National University. Bakit? Kasi ano, ito yung this building is a neoclassical building. Oh, so, kaya pala para it's built iba, in design. Punta natin sa loob. Tara. So, itong building na to was built in the 1920s and this is the only building na hindi nasunog noong 1998, NU Campus Fire. Nasunog yung NU dati. Oo. Mas sayo ba kasi ito sa mga pinagmamalaki ng yes, College of Dentistry? Kasi isang NU lang sa maraming colleges or universities na nag-offer ng dentistry. And take note, hindi siya parte nung ano, nung sa campus. May sarili siyang may building sarili, dito. Department. At may sariling parang clinic, oh. Marami. Parang nagpa-practice sila, no? Sa mga pasyente. Sama natin sa mga dok-dok. Kamusta kayo? Okay. Wow, malaki pala to. Hello. So yung mga binibigay nilang services dito for the public to libre. May fee ba sinisigil dito or lahat? I think lahat paid. Ah, libre. So, ang galing.
Nakakatulong sila. Oo, hindi lang sila nag-aaral, hindi lang nila ina-apply yung napag-aralan nila, natutulungan pa nila yung iba sa mga kapamilya natin. Bukod sa dentistry, ilan pa sa mga banner programs ng university ang engineering at architecture. We had a very good involvement here, especially this semester. No? So right now, our college population is close to 8,000. But we also have our basic ed, no? From grade school, kinder to senior high school, totaling about 1,800 also. So I think we're in pretty good shape. National University has traditionally been known for civil engineering, no? And architecture specifically. But through the years, it has also developed other courses, competencies in certain courses, such as one is sanitary engineering. We've been consistently very good at that. We recently also, we've been very good at computer science, IT education, all of those. Yeah, student life in National University is very vibrant, if I may describe it as such. Because there are so many activities that the students are involved with, both academic and non-academic, no? Susunod sa university town. So guys, let's go sa favorite spot ko. Hulaan nyo na lang kung gym. CR. Wait room. Canteen. Tara na lang, ha? Tama. Yeah, yun. Tutok lang kapamilya. Ito na ang third floor kung saan yung mga classrooms. Yes. At yung floor na to is College of Nursing. So nandito yung mga classes nila, yung mga laboratories nila. So ito yung itsura ng corridor, normal corridor. Yes. Ang sarap, no? Aircon na aircon. Ang sarap mag-aaral. Presko-presko tayo, eh, no? Conducive. At saka alinis nga rin ng surroundings. Pero ako naman, gusto ko yung tanong. Kung kamusta yung typical day mo as a student? Well, depende kasi sa schedule ko. Minsan, morning yung classes ko. So, afternoon, doon ako magta-training. Ilan beses training isang araw? 2 hours of tennis and 1.5 hours of gym. Kamusta yung mga studies mo? Okay naman. And you're taking up? I'm taking up marketing management. Pangilan taon mo na? 4th. Year. Last na. Yes. Paano mo finally ang pagiging champion at pagiging student? Time management, actually. Paano yung social life? Social life? Alicia, focus. Oo, focus siya. Kamusta si The One? The One? Di ba kayo naman pwede malaman? Hindi, the one na nag-aalaga sa'yo, si Captain. Oo, si Captain. Bakit? May iba ako nasabi? Hindi, syempre, kaya natin kasama si Tin kasi kilala-kilala natin yung tatay niya, si Alvin Patrimonio, talagang idolo ng maraming Pinoy. Ano bang mga advice niya sa'yo? Tungkol sa paglalaro, tungkol sa love, tungkol sa buhay. Love talaga. Well, sinasabi niya lagi sa akin na never give up and always do your best 100%. So, yun lang naman. Malaking bagay ba yung gabay niya dun sa pagiging champion? Yes, parang kasi siya yung motivation ko pag gano'n. Isa sa mga top courses ng NU ang Information Technology. Sa katunayan, ginawaran ang universidad ng Commission on Higher Education ng Center for Excellence Recognition ang kanilang Information and Technology Program. So then, dito pag National University, ano ba yung mga sikat na courses? Here we have IT, one of the... Top? Yes, top. Yung College of Computer Studies, they have Bachelor of Science in Information Technology, mm-hmm. BS Computer Science, BS Computer Science with specialization in digital forensic. So parang CSI. Oh wow, may ganun, ha? Oh, may ganun. So guys, let's go sa favorite spot ko. Hulaan nyo na lang kung gym. CR? Wait room. Canteen? Tara na lang, ha? Tama? Yeah, yun.
Ito raw ang favorite spot ni Tin, ang Interactive Library. Tin, may idea ka ba kung gaano kalaki ang population dito sa NU? Yung population ngayon is 7,100 students. Tapos may 490 senior high students na nandun. May high school dito? Yes. Okay. Senior high, nag-start. Nung, this year? Oo, itong taon lang. Kasi kung totoo siya na senior high, parang college na rin siya eh. Okay. Diba? First and second year. Pero aside from, you know, college students, may makilala ka bang kilalang personalidad na galing NU rin? Yes, yung former president natin, si Carlos P. Garcia. Aba, totoo yan. Fidel V. Ramos. Oh, two presidents pala yung galing. Yes, tsaka bigatan din yung kanilang library, library no? Dito kasi per course pala, may section siya. So mabilis na mahanap yung mga libro. At hindi lang yan, Robby, meron din silang mga conference center na kung saan pwedeng mag-meeting yung mga estudyante. We have 38 organizations, student organizations to date. And these organizations do not only cater to, for example, academic prowess of the students, we also cater to their research interests, music and dance. It is fun to study in National University because this is the home of the champions. And that we are not settling for mediocrity, that we are always striving for excellence. Tapos na tayo dito sa favorite floor ko. So, dun naman tayo sa pinaka-ma-action na floor. Baka na. Saan yun? Tara, let's go. Tara, puntahan na lang natin. Susunod sa University Town, syempre, hindi namin pinalampas ang pagkakataon. May special number para sa amin ang NU Pep Squad. Robby! Robby! At kami rin, nakihataw na. Robby! Seryoso, ay gano'n? Lang kapamilya. From underdogs to top dogs. Ito ang kwento ng mga Bulldogs sa University Athletic Associations of the Philippines o UAAP. Sa nakaraang anim na season, umangat ang kalidad ng programa sa sports ng universidad. Kumbutin! And a bang in the bucket at National University! Nandyan ang historic win ng men's basketball noong season 77, ending a 60-year title drought. Because of this guy, this is the guy they sent in! Ang kampyonato sa iba't iba pang sports, tulad na lang ng men's volleyball noong season 75 at 76, at men's badminton. Ang three-time lawn tennis champions kung saan kabilang si Tin. At syempre, ang sikat na three-time UAAP cheer dance champion na NU Pep Squad. National University, I think, one of the most complete sports program. I believe that this can be proven through the performance of our teams. We provide everything that is needed by the teams, to the coaches, and most especially the athletes here. As winners, Mr. Hansi, the chairman, would always remind the athletes to be humble and stay hungry. So if you're on top, always consider that be humble. But as a winner, you have to stay hungry for you to maintain on top. Yon, ito. Ganda. Ito pala yung pinaka-ma-action lugar. Yes. Sa NU. Welcome sa National University Gym. Dito nagpa-practice yung Pep Squad, yung basketball. Volleyball. Volleyball winner, yes. Oh, pati yung volleyball at champion din. And dito most of the tennis, tennis din. Pero balita ko, Robby, ang NU galing daw sa NCAA originally. Noong 1932, one of the founding members. Pero noong 1938, umalis ko mula sa NCAA at bumuo ng sariling league ng UAAP. Oh, kasama yung UP tsaka USC. Totoo. Doon kayo mga UAAP, kasama natin ang champions
actually three-time champions ng UAAP Cheer Dance Competition. Hi guys! Back to back. What's up guys? Hello! So guys, kasama natin ngayon ang head coach ng NU Pep Squad, si Coach Jika. Coach Jika! Coach Jika siya. Ayun, hey! Coach Jika! Hi! Nice to see you! Long time no see. Napakagaling magturo ni Coach Jika. Biro mo ako, napa-somersault niya ako sa taas ng pyramid. Sample nga, sample? Doon sa ano, video, panoorin mo na lang. Oh, ganun. Kamusta ang back-to-back-to-back champion ng isang cheerleading group? Pero yun, okay naman. Okay yung team, okay yung coaches, and so far, so good na. So are we expecting a fourth championship this year? Hopefully. We are praying for that. Sana ma-maintain namin yung championship at fourth kami this year. Anong ginagawa niyong kakaiba at lagi kayo nagsa-champion? Siguro hindi naman talaga sa yung kakaiba kasi parang we have the same training naman. Kung nag-e-effort lahat ng team, siguro yun, nag-e-extra effort kami and we make sure na advanced na yung ginagawa namin kasi alam namin na lahat ng teams ngayon nag-evolve din. So, gusto namin medyo one step ahead para at least makahabol man, effort pa rin kami dun sa next level. Sige nga, pwede patingin ng konting evolution ngayon dito? O, mamaya ipapakita ng team. Okay, sige. Okay, promise yan ha. Si Robby din, sasayaw. Siyempre, hindi namin pinalampas ang pagkakataon. May special number para sa amin ang NU Pep Squad. Ayos! Parang sa mga napapanood namin, hindi namin nakikita na 20 students sila doon sa floor, 20 isang unit na nag-entertain sa aming lahat. Back-to-back champions. Perfect routine. Grabe naman, no? 1, 2, 3! Good job! Robby! At kami rin, nakihataw na. Robby! Seryoso yung ano? Cheerleader talaga ako eh. Kayang-kaya ko itong mga stunts ng NU. Maraming salamat sa inyo. Galing nyo, sobrang galing. Alam na natin kung bakit back-to-back-to-back champions at hindi kami masusurpresa kung magiging back-to-back-to-back champions. Masasabi natin sila ang kilabot sa UAAP Cheer Dance ngayon. Ngayon, good luck sa upcoming season and aabangan namin kung ano ang evolution ng NU Pep Squad. Yeah, thank you.
Sample ka naman, teacher! 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 Coach! Go, coach! Let's give it up for Coach Zika! Yeah. Oh, yun! Malupet. Thank you, guys! Thank you! Thanks, guys! That's all for today, guys. Sana nag-enjoy kayo dito sa... Oo, nag-enjoy kami. Salamat po, principal. Parang kulang isang araw para libutin yung facilities dito kasi hindi natin naramdaman yung oras na lumipas. Ang daming magagandang activities and stuff dito. Actually, yung napansin ko dito, no, very close-knit yung community. Plus, mararamdaman mo yung sense of pride sa mga estudyante na nationalian sila. Parang ramdam na ramdam mo yung winning tradition, yung pagiging champion. Sa bawat sulok, may trophy, may banner, nagpapaalala sa kanila kung bakit isa sa mga dapat katakutan ang NU sa UAAP. Kasi, biruin mo, ilan yung mga banners na nakikita ko, one of the founders of UAAP, and I bet sila talaga ang isa sa mga magtataguyod ng hindi lang mabuting edukasyon, pero athleticism. Lots to be proud of kahit na yung mga alumni nila eh talagang kilala dito sa Pilipinas. Tulad nitin. Tulad nitin patrimonyo. Mm. Bakit ang sarap maging Bulldog? Proud ako maging part of the Bulldog team kasi lahat talaga ng Bulldogs is determined talaga to win, to excel also. Tama yan. Everything. Ramdam na ramdam yung ano. Paano yung ano? Tulog ng Bulldog? thank you, Tin. Thanks, and you. Good luck, Tin, sa upcoming season, and we're looking forward to seeing you in the upcoming season 79. Thank you. National U. Masigap, mapagmalasakit, magalang, matatag, at mapagkakatiwalaan. Yan ang mga core values na pinanghahawakan ng mga Bulldogs. Gold means unwavering dedication of the school to nation building. Blue stands for the noble cause of the university. Yan ang mga kulay ng isang Bulldog. Ako si Robbie Domingo. Ako naman si Gretchen Ho. At ito ang University Town.